Harvesting Pechay. Bunutin mo muna bago tanggalan ng ano, yung dumi. May dala kang pa? Mayroon akong supot. Yan. Pwede na kasi masyado na malamig. Mamamatay na ito. Bunutin mo muna bago mo tanggalan ng bakit dyan ka? Kasi may iwan yung ano. Ay nako. Marunong ka pa sa nagagawa. Ganun. Huwag mo iwanan yung roots niya dyan. Para tumubo. Pinatutubo yan. Mapufrozen. Mapufrozen yan. Niyo. Mahirap putulin. Ayan, ganyan. Mm. Makikinabang na lang yung bibigyan namin ng pechay. Ayuda na na lang namin. Ayan, kasi yung... Ayan. Laki ng pakinabang ng mga ayudahan namin. Yeah. Lucky sila. Lucky sila. Kasi pag hindi mo kinuha, lumalamig na. Ito lang, lamig nga. 9 degrees. Yan. Yan. Harvest and ayuda. Ayuda. Ang dami, oh. Tama na yan? Okay. Ito na yung na-harvest, newly harvest na mga pechay. Ang dami. Mga iba na ayuda na sila. Ito, stock na lang. Yung pechay, pwede itong pagkain ng aking alagang mga aso. Ayan, bababad sa tubig for washing, then running water. Pwede ito pang wash. And then washing. Ito pwede pang lisa kahit ano. Sa mga ano, stress na to. Ngayon year lang ako naging success ng ganitong kanin. Kasi nung last year, hindi namin nilipat. Kasi ito, talagang transfer namin na ano. Nung maliliit pa. Ilang months lang to. September, October, November, 3 months, malalaki na pwede nang i-harvest. Ayan, marami yan. Naayudahan na yung mga tao. Okay lang yung mag-ayuda. Bumabalik naman ng blessing. Ayan, okay. Don't forget to like, leave a comment, and subscribe my YouTube Darkroos channel. Thank you very much for watching. Bye-bye. Ito na yung proper na pag-wash ng ano, kasi siyempre malupa. Check mo mabuti kasi yung lupa siyempre hindi tayo sigurado. Pero kukuk naman ito. Ito through one running water ang pag-wash niyan. I will cook, recycle yung meat. So, ito ang nakukuha natin sa pechay. Vitamins, thiamine, niacin, calcium, vitamin A, vitamin C, vitamin K, iron, magnesium, potassium, vitamin B6, and manganese. Ito yung nakukuha natin vitamin sa pechay. So, eto madali lang kasi siya mag-grow. In 3 months, meron ng, ano, pwede ng harvest. So, eto na. Okay. So, eto na yung cooking ko. Preheat again the frying pan. Then, olive oil. Ay. Then, bawang. Thank you.
dalian lang tong process ko kasi na-stock na ako ng ano. Sasabay ko na yung tomato ko kasi sa ano ko na nakuha. Wala akong tomato na red. So, eto. Mix na yan. Puro green. Kaya sa totoo lang ito, tulok vitamin siya. May siling na maligaw. Ito yung sayote. Kasi maglabo eh. Ang dami ko na-upload dito. Kaya ako inuna itong sayote kasi para masarap ang sayote pag malambot siya. Pag matigas kasi crunchy siya. Pero masarap yung ano. Pero nakakain din ang sayote. Then ito yung isa-sauce ilalagay kong ano. Sardines yan. Made in Japan. Ganyan ang sachet niya. Hindi siya yung sa can. Kasi yun. Then, ito yung naiwan na meat ng ano, chicken. Recycled. Yan. Recycled yan. Ito na yung ano, nag-cook na yan. Nag-put na rin ako ng salt. Salt to taste. Then, ano yan. So, ilalagay ko itong pechay, yung stem. Stem ng pechay. Paparami na ito ah. Wala nang soup. Yung stem na lang, huwag na yung green. Kasi pag ano, natutuyo ito, pag maraming masyado ng gulay. Nawawala yung ano ba, yung soup niya, parang na-absorb niya. Hindi siya nag-watery. Yung salt to taste niya, nasa ano na, nasa tao. Kasi, hindi ako nag-aalat. Hindi ito yung ano, yung ibang ano na nagtutubig. Na-absorb niya yung ano. Puro green na lang. Itong pechay, maano din sa mga nilaga. Maraming ano, maraming mga pwedeng i-cook sa kanya. Pwede sa fish. Yung pechay. Yung ayuda namin nandun sa mga friends na ay, haba na. Okay. And this is now my cooked product. Finished product. Pechay with sayote. And ito yung slice green apple. This is it. Our dinner tonight. Thank you very much for watching. Bye bye. Okay.